Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back to my channel. This is Bistak ni Melville FW Adventures. Ayan. Happy Halloween guys! Ayan, ang bilis ng araw. November 1 na po. Ayan, happy Halloween po sa inyong lahat. Ayan, kaway-kaway po sa lahat ng mga OFW po, sa aking mga subscribers. Shoutout po sa ating lahat. Ayan, maraming salamat po. So ngayon guys, may panibagong video ako na isi-share sa inyo. Ayan, so before that, mag-i-intro muna si Bistak ni Melville. What's up guys? Ayan, welcome back to my channel. So ngayong gabi na to guys, isi-share ko sa inyo ang isang information na naman, bagong information, bagong video na isi-share ko sa inyo about factory worker dito sa Taiwan at caretaker na trabaho. Ayan, kung ano ba talaga ang maganda sa factory ba or magiging caretaker. Ipapaliwanag ko po sa inyo guys kung bakit caretaker ang tawag namin sa katulad ko na nagtatrabaho dito sa bansang Taiwan na may alaga. Ayan, caretaker po ang tawag dito sa Taiwan guys. So bali ang aming working permit is nag-aalaga ng matanda, pero syempre kailangan ding kumilos ng gawaing bahay kasi karamihan dito guys sa Taiwan is hindi sila kumukuha ng tagalinis, ganyan, tagalaba, ganyan. Hindi, talagang ano sila dito guys, kung halimbawa may alaga, katulad ko may alaga, ang alaga ko pala dito sa Taiwan guys is Lola Pidridin. Ayan, for almost 6 years na po ako dito guys sa aking mga employer ngayong December. So ang aking working permit is mag-aalaga ng matanda, pero kailangan ko din kumilos dito sa bahay. Syempre naman, alang naman, focus ka lang doon sa matanda eh. Marami namang tawag nito, marami akong free time, so kailangan ko din itrabaho yung ibang free time ko, hindi lang sa pag-alaga kasi bedridden nga siya. So hindi ko talaga lahat ng oras is sunod-sunod, diba? So sunod-sunod sa kanya kasi nakahiga lang siya. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung ano ba talaga ang magandang trabaho or alin ba sa kanilang dalawa ang maaliwan na trabaho, pagiging factory ba or pagiging caretaker. Ayan. So based guys sa aking experience, ayan, para sa akin lang to ha, hindi ko alam sa iba, pero para sa akin guys is caretaker. Alam nyo kung bakit? Kasi pagkatapos ng gawain ng pag-alaga kay Lola, ayan, kung halimbawa pagkatapos ko siyang paliguan, pagkainin, ayan, imamassage, ayan, kung ano-ano pang para sa kanya, pagkainin, ganyan-ganyan, painumin ng gamot, ayan, pwede na akong maglinis, magwalis, ayan, magpunas-punas. Alam nyo yung linis guys na 1-2-3 3 days, pero alam naman natin na ang mga Pinoy pagdating sa linis is malinis talaga yan, diba? So pagkatapos nyan, ayan, pwede na akong manood ng TV kasi dito sa kwarto namin guys ni Lola is may TV, may sarili kaming TV, ayan, or alam nyo yun, yung dot-dot cellphone. Ayan. So maaluan guys ang trabahong caretaker, tapos nakakatulog din ako sa tanghali. Ayan, may break time ako na isang oras, dalawang oras. Ayan, minsan nga guys umaabot ako ng dalawang oras matutulog sa tanghali, di ba? Tapos hindi lahat din ng oras is nakatayo na ganyan-ganyan. Maraming pahinga ang caretaker guys pag ayan ang trabaho mo dito sa Taiwan. Ayan, pero depende din sa amo, pero karamihan talaga dito sa Taiwan is maaluan talaga ang trabahong caretaker. Ayan, so sa factory naman daw guys, based sa aking mga narinig, dahil sa marami din naman akong kaibigan na factory worker, pag oras ng trabaho guys, trabaho talaga, no cellphone allowed. Ayan, nakatayo. Siyempre factory na yan, nakatayo, depende kung anong product nyo, pero kadalasan talaga is nakatayo. So pagka break time nyo, kakain, doon lang kayo makaupo, makahawak ng cellphone. Ayan, pero naman guys sa factory, pagkatapos ng trabaho, halimbawa 8 hours ang pasok, ayan, pagkatapos naman ng 8 hours guys, pag uwi sa dorm is sarili na yung oras. Ayan, hindi katulad sa caretaker na stay-in kami guys dito sa aming mga employer. So kahit sabihin na after ng work is ano talaga ang tawag nito, andyan pa rin kayo magkasama ng iyong alaga at mga amo, kasi nga hindi ka naman stay out, hindi ka tulad sa factory na after ng work, punta na sa dorm, sarili na yung oras, hawak na yung oras. Ayan, yun ang kaibahan sa caretaker at factory is oras. Ayan, hawak ng factory worker ang oras after ng work, pero kami naman guys is
yun nga, kasama kami sa bahay ng mga employer, hindi namin talaga yung parang walang privacy na magagawa mo kung kahit saan ka magpunta after ng work, walang kang dapat magpapaalam. Ayan, dito kailangan mo magpaalam. Tapos guys, ang aming day off is once a month lang, depende sa employer yan. Ako guys, kahit 6 years na ako dito sa Taiwan, iisang employer lang ako. Hindi naman ako humihingi sa kanila talaga ng dalawang day off sa isang buwan, ganyan-ganyan. Wala-wala talaga guys, once a month lang talaga. Tapos ang factory worker naman, bukod doon sa oras, after ng work, hawak nilang oras, diba? Medyo mataas talaga din ang sahod ng factory worker kaysa sa caretaker. Ayan. Pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo, depende po, kasi may mga caretaker din na ang mga amo ay sobrang galante. Umaabot sila guys ng, yung iba umaabot ng 31,000. Wow! Inti po yan guys, ha? Inti sa pera dito. So magkano na yan? 60 plus sa peso. Ayan. So parang, kasi ang factory worker guys, yung kanilang basic salary ngayon is 25,000 plus. Basic lang yun guys, hindi kasama ang OT. Pero ang factory worker naman guys is kahit medyo mataas ang kanilang sahod kaysa sa amin ng mga caretaker, kasi ang basic sa amin ng caretaker ngayon is sa akin guys is 6 years na ako, so 22,000 na ako, pero dinagdagan ng sahod sa employer, so dinagdagan ako, so hindi lang 22,000 yung sahod ko. Ayan, sobra-sobra pa sa basic yung sahod ko. Ayan, parang ka-level na ako ng factory. Ang kagandahan naman sa amin guys is libre kami ng tirahan, libre kami ng pagkain. Ayan, tapos kung galanti ang amo mo pag day off mo, bibigyan ka pa ng allowance. Katulad ko, pag mag day off ako, binibigyan ako ng allowance ng lolo ko, asawa ng aking alaga. Tapos hindi kaltas ang day off ko guys. Ang ibang amo kasi dito, ang ibang amo ng mga caretaker is kinakaltasan sila pag nag day off sila ng isang araw. Sa akin naman guys is hindi ako kinakaltasan, at saka may allowance pa ako pag nag day off ako. Tapos tawag nito, pag ang factory worker naman guys, medyo mataas sila ng basic. Tapos ang kagandahan sa kanila guys, every year lahat ng factory workers ay tinataasan ng sahod. Walang sinasabing walang baguhan, walang datihan, walang new rehire, walang ganon. Lahat sila guys, pantay-pantay. Pag sinabing taas ng sahod ng factory worker, ayan, lahat sila guys. Mapabago ka man, mapaluma ka man, maparehire ka man, mapa-new transfer ka man, lahat sila taas sahod ng factory. Ayan, pero sa amin guys, hindi. Ayan, for almost 6 years ko dito guys, isang beses lang tumaas ang sahod last August. Pero sa akin naman, yun nga, sinasabi ko sa akin naman is swerte ako sa amo ko, kasi nga taas agad ang sahod ko. 3 years pa lang ako dito, tinaasan na ako. Tapos ngayon, ang factory worker naman guys, yun nga, sinasabi ko sa inyo, mataas, medyo mataas ang kanilang basic. Plus, kung halimbawa napapunta ka sa company na taddad ng OT, ng overtime, so medyo mataas talaga ang kanilang sasahurin. Ayan, pero naman guys is magbabayad sila ng dorm. Ayan, may dorm yan sila guys. Tapos pagkain, ayan, tapos syempre pag Sabado Linggo walang pasok, so alang naman magmukmuk doon sa dorm, diba? So gala ganun. So gastos nila yon. Ayan, tapos mga sarili pa nilang pag halimbawa wifi pa. Ako dito guys is libre ako ng wifi. Ayan, so hindi ko alam kung paano mababudget yung sahod ng factory workers. Depende po siguro yan sa tao, kung talagang marunong ka maghawak ng pera mo. Ayan. So, nasa sa inyo na yan guys kung ano talaga ang maaluan para sa inyo. Pero para naman sa akin guys, maraming nagsasabi. Nakikita ko sa mga posts sa Facebook, sa mga Facebook pages, ayan, na talagang maaluan ang caretaker. Ayan. So, higa-higa, ganyan. Tapos, cellphone, no TV. Ayan. Pero pag nagtrabaho naman kami, guys, trabaho. Pero, pasilip-silip sa cellphone. Alam nyo yun, yung isishare ko sa inyo, ha, yung ako pag nagpapaligo ako kay Lola, lalo na dito lang siya sa bed, minsan pinapaliguan ko. Ayan. Habang nagpapaligo ako, silip sa cellphone. Nagpapaligo, ayan, silip-silip. Tapos, pag nagpakain ako sa kanya, kasi pro in GT, yung pagpakain sa kanya, silip cellphone. Tapos pag may nag-message reply, ganyan-ganyan, pag nagpapakain, may kausap, hindi mo magagawa yan guys sa factory. Ayan, after mo ng work or di kaya break time nyo mag-lunch or di kaya merienda, kasi alam ko meron ding break time ang factory paghapon, mga 3
mga 3 or 4 or 5 ganyan. Pero saglit lang guys, saka sila makakahawak ng cellphone. Ayan, hindi katulad sa amin na pwede namin dadala yung cellphone. Halimbawa, pag wala pa yung amo namin, tulong pang amo, mga amo namin pag naglilinis, may talik, may tawag nito, may kausap sa cellphone, pero naka-headset naman. Yan ang gawain ko guys, ayan. Kahit may trabaho ako, may kausap ako sa cellphone, pero naka-headset naman ako guys. Sinisiksik ko yung cellphone ko sa bulsa. Pag walang bulsa guys, yung damit ko on that day, ayan, sinisiksik ko sa leather ng aking pants. Ayan. Basta yun na yun guys, basta sinisiksik ko, ayan. Kaya yun ang kaibahan guys ng factory at caretaker. So, kayo guys, asan ang gusto nyo? Factory or caretaker? Mataas nga ang sahod nila guys, pero marami silang binabayaran. Ang caretaker naman guys, medyo hindi ganun kataas, pero kunting diferensya na lang guys ang aming sahod ngayon compare sa factory. Based sa akin ha, sa akin, mataas na ang sahod ko kaysa sa basic ng factory. Ayan. So, alin ang pipiliin mo, factory or dito sa caretaker? Diba? Pero depende po talaga yan guys kung swerte ka sa amo mo. Ayan. So, sa mga gusto mag-abroad dyan, lalong-lalo na dito sa Taiwan, mamili ka factory worker or caretaker. So, hanggang dito na lang guys yung aking isi-share sa inyong video. Ayan, sana may makuha kayong aral sa aking video for today. Ayan, happy Halloween guys, thank you so much. Paki-like na rin ang aking mga videos guys, thank you so much. Paki-subscribe na po, huwag niyo pong kalimutan i-turn on ang notification bell para po updated po kayo lagi pag may bago po akong upload videos. Bye bye guys, thank you so much, good night.